Mahigit 7 buwan na ang nakakalipas mula noong ang COVID-19 ay unang sumalin sa tao. Ang bilang ng mga kaso ngayon ay lumampas na sa 17 milyon na kaso. Dahil sa dilema na kinakaharap ng mga estado kung saan kailangang pumili sa dalawang bagay. Higpitan ng lockdown kapalit ng pagbagsak na ekonomiya o luwagan ng lockdown at ilantad ang mga tao sa panganib na makasagap ng virus upang ang ekonomiya ay manumbalik sa dati nitong tindig. Dito sa Pilipinas, ating nagawang makontrol ang kaso ng COVID-19 sa 8,488 na kaso noong April 30 at 12,091 na kaso noong May 15. Subalit, noong unti-unting nilawagan ng lockdown, ito ay biglang tumaas sa 18,086 na kaso noong May 31. 37,514 kaso noong June 30. Pagkatapos nito, 58,768 na kaso noong July 15 at 89,374 na kaso noong July 31. Dahil dito, naging hamon sa Department of Education na humanap ng alternatibong paraan upang ituloy ang proseso ng pag-aaral sa gitna ng laban ng bansa sa COVID-19. Welcome to Better Every Day, ang inyong mapagkukunan ng kaalaman sa mga aspeto ng pagpapaunlad sa sarili, kalusugan, pagganyak o motivation, at sariling tulong. Kamusta? At iginagagalak namin ang muli ninyong pagbisita. Kung bagong tunghay kayo sa channel na ito, maaari po sana kayo ay mag-subscribe at i-click ang notification bell upang kayo ay ma-update sa mga bagong labas na videos na maaaring makatulong sa inyo para sa sarili ninyong pagpapaunlad. Mga learning delivery modalities na maaaring gamitin ngayong school year 2020 to 2021. The online distance learning. Ang online distance learning ay nahahati sa dalawang uri, ang synchronous at asynchronous. Synchronous online distance learning. Sa synchronous online distance learning, ang mga mag-aaral at guro ay sabay-sabay na maglo-log online sa isang virtual classroom base sa itinakdang oras at araw para sa isang particular na subject. Dahil ito ay ginagawa sa pamamagitan ng video conferencing, teleconferencing, live chatting o live streaming lecture, ang mga kasapi dito, meaning ang mga mag-aaral at ang guro, ay maaaring magkaroon ng talakayan sa mga paksa tulad ng nangyayari sa isang ordinaryong silid-aralan. Ang bentahe ng paraan na ito ay madali itong makasanayan ng mga mag-aaral at guro kung ang pag-uusapan ay ang pagkatuto. Dahil ang pagkakaiba lang nito sa ordinaryong silid-aralan ay ginagawa ito online. Hindi lahat ng mag-aaral ay nakaka-access sa internet. Iyong iba ay kinakailangan pang magtungo sa internet shops upang makilahok sa mga online classes. Sa ganitong kalagayan, hindi sasapat ang mga internet shops sa mga sityo, purok, o barangay upang magkasya ang mga mag-aaral lalo na sa panahon ng pandemya. Ang iba naman ay mayroong internet connection, subalit ang karaniwang bilis nito ay 5 Mbps lamang na hindi masyado maaasahan pagdating sa online na klase. Asynchronous online distance learning. Sa asynchronous online distance learning, ang mga mag-aaral ay maaaring magtakda ng sarili nilang oras o tulin sa pag-aaral. Nalulutas nito ang problema na nililikha ng synchronous online distance learning. Dito, ang mga mag-aaral ay maaaring lumikha ng sarili niyang schedule base sa kung papaano o kailan siya mayroong access sa internet. Sa ganitong paraan, ang mga learning materials ay gagawing available ng mga guro sa itinakdang website at maaaring basahin, panoorin o i-download ng mga mag-aaral kung kailan niya na naisin. Ang pakikipag-usap ng mga mag-aaral at guro ay maaaring idaan sa discussion boards ng nasabing website o sa isang bukod na social media group account, kung saan ang guro ay maaaring mag-iwan ng mensahe o tagubilin sa mga mag-aaral, at ang mga mag-aaral ay maaaring magpasa ng takdang aralin sa nasabing website o sa isang bukod na social media group account, anumang oras o bago umabot sa itinakdang deadline.
Ang bentahe ng paraan na ito ay yung mga mag-aaral na gumagamit ng mabagal na data plan ay maaaring maka-access sa learning materials, anumang oras, at ang mga minsanang pagkaantala ng koneksyon ay hindi magiging sagabal sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang mga magkakapatid na nagsasalo sa isang device ay maaari ding magkasundo sa oras ng paggamit nito dahil sa pagiging flexible ng asynchronous online distance learning. Ang asynchronous distance learning ay may kakulangan pagdating sa pagganyak o motivation na nanggagaling sa guro kumpara sa synchronous online distance learning. Ang pakikipag-usap ng guro at mga mag-aaral ay masyadong limitado. Isa pang hindi magandang dulot nito ay walang kasiguraduhan na babasahin ng mga mag-aaral ang mga learning materials at mahirap tiyakin kung ang mga mag-aaral nga kaya ang mga sumasagot sa takdang aralin na binibigay sa kanila. Modular distance learning. Tulad ng online distance learning, ang modular distance learning ay mayroong dalawang uri, ang printed at digital. Printed modular distance learning. Ang printed modular distance learning ay hindi kakailanganin ng mag-aaral ang internet connection at gadget sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral. Sa paraang ito, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga inimprintang kopya ng mga learning modules para ito ay kanilang mabasa at pag-aralan sa bahay. Magkakaroon ng takdang lugar at oras kung saan at kailan kukunin ang mga naimprintang modules. Upang maiwasan na mailagay sa panganib ng COVID-19 ang mga mag-aaral, ang kanilang magulang o guardian ang kukuha ng mga printed learning modules para sa kanila. Malinaw naman na ang printed modular distance learning ay magbibigay ng katipiran sa mga magulang pagdating sa gastos sa internet connection. Hindi rin sila mapipilitan na bumili ng mga gadgets tulad ng smartphones, laptops o tablets para sa online na pag-aaral. Ang mga imprentang kopya ay magbibigay ng kaginawaan sa mga mas ninanais ang magbasa sa imprentang reading materials upang masulatan ito ng mga tala at maiwasan ng kanilang mga mata ang masamang epekto ng sobrang pagka-expose sa digital screens. Tulad ng asynchronous online distance learning, ang printed modular distance learning ay walang pagganyak o motivation na nanggagaling sa guro. Ang mga activities ay maaari ding sagutan ng kahit sino dahil ang mga printed materials ay inuuwi sa bahay. At ang mga mag-aaral ay maaaring magkopyahan o ipasagot ito sa kanilang magulang, kapatid, kaibigan para lang masabing natugunan ang mga takdang aralin. Maaari din na mangyari na ang mga materials ay hindi basahin ng mga mag-aaral. Ang isa pang hamon ay ito ay magiging gastos sa pamahalaan dahil kailangan ng mag-imprenta ng sandamakmak na papel. Ang pamamahagi nito ay sariling pagsubok. Digital Modular Distance Learning. Ang Digital Modular Distance Learning ay para sa mga may gadgets ngunit limitado ang access sa internet. Dito, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng digital files sa pamamagitan ng flash drives, memory cards, or CDs. Ang mga nasabing files ay naglalaman ng instructional materials at exercises. Gaya ng printed modular distance learning, magkakaroon ng takdang lugar at oras sa pagkuha ng magulang o guardian sa digital files at pagbasa ng sagot sa takdang aralin o exercises. Ang isa sa malinaw na kabutihang dulot sa paggamit ng ganitong paraan ay ang katipiran ng pamahalaan sa hindi pag-imprinta. Ang pamamahagi ng digital files ay maaari ding gawin online para sa mga may access sa internet. Ikatutuwa din ng mga techie na mag-aaral ang ganitong paraan ng pag-aaral. Ang Digital Modular Distance Learning kahit papaano ay mangangailangan ng isang gadget sa isang tahanan. Kailangan din na ang gadget na ito ay may sapat na software update upang kaya nitong mabasa ang mga file format na ipapamahagi. Ang screen size at resolution ng gadget ay kailangan din may kakayahang magbigay ng kaginawaan sa mag-aaral sa kanilang pagbabasa at pagtunghay sa mga larawan o videos.
Sa mga nagnanais na magbasa sa papel na kopya, kakailanganin nilang mag-imprinta ng files para sa kanilang mas mahusay na pag-aaral. Homeschooling. Ang homeschooling ay isang alternatibong paraan na karaniwang ginagawa sa mga pribadong paaralan kung saan ang mga magulang, tagapag-alaga, pa-tutor ay sasailalim sa isang pagsasanay at bibigyan ng pahintulot na turuan ang kanilang anak. Sila ay magsisilbing facilitator sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa halip na ang mga karaniwang guro. Habang ang mag-aaral ay hindi pa kaya magpunta sa paaralan para sa isang face-to-face na pag-aaral. May mga accredited ng paaralan na nagbibigay ng ganitong serbisyo. Ang homeschooling ay ilang dekada nang ginagawa at ito ay magandang nababanggit sa panahon ngayon dahil maaaring maraming mag-aaral ngayon na magnanais na lumipat sa ganitong paraan. Ang bilis o bagal ng pagtuturo ay flexible, depende sa kakayahan ng mag-aaral. Ito ang pinakamagaan na paraan kumpara sa mga nabanggit ng modalities dito sa video na ito. Pagdating naman sa kaligtasan, ito rin ang pinakaligtas dahil lahat ng gawain ay nangyayari sa loob ng tahanan ng mag-aaral. Ang pagganyak o motivation sa mga mag-aaral ay dedepende kung paano gagawin ng pagtuturo ng magulang, tagapag-alaga o tutor. Ganunpaman, mapipilitan mag-aral ng mabuti ang mag-aaral dahil ito ay may accreditation exams na kanyang kukunin pagkatapos na ng curriculum. Karaniwang sitwasyon sa paraan ng homeschooling ay nagbabayad ng tutor ang magulang upang siyang magturo sa mag-aaral. Dahil dito, ito ay may kamahalan kumpara sa ibang modalities. Karamihan ng gumagamit ng homeschooling ay nabibilang sa upper middle class o mas mataas pa. Ang mga mag-aaral na gumagamit ng ganitong learning modality sa simula pa ay hindi mararanasan ang pag-aaral na may interaction sa ibang mag-aaral at iba pang sosyal na aspekto na makukuha sa ordinaryong paraan ng pag-aaral. Radio at TV-based instruction. Sa radio at TV-based instruction, maglalaan ang channel o programa sa radio at telebisyon upang magbigay ng aralin. Ang may-ari ng mga broadcast facility ay makikipagtulungan sa Department of Education upang maipaabot sa mga mag-aaral ang mga leksyon sa bawat araw. Ito ay ninanais ng DepEd na maipatupad lalo na sa mga lugar na walang internet connection. Ito ay mainam na paraan upang ang mga mag-aaral sa mga kanayunan, liblib na baryo, o isla na hindi naaabot na serbisyo ng internet providers ay magkakaroon ng pagkakataong maituloy ang pag-aaral. Malaking katipiran din ito sa mga magulang dahil hindi na rin kailangan na gumastos para sa gadget o internet connection. Sa paraang ito, walang pagkakataon na makipag-interact ang mga bata sa guro. Kung ito lang ang magiging paraan ng pag-aaral, wala itong kakayahan na masukat ang pagkatuto ng mga mag-aaral na karaniwang nagagawa sa pamamagitan ng pagsusulit. Kung ating iisipin, ang mga TV o radio sa mga bahay ay ginagamit sa pangkalahatan kung kaya kadalasan ito ay nakalagay sa common area kung saan lahat ng tao sa bahay ay namamalagi. Ibig sabihin, may posibilidad na mahihirapan makapag-concentrate ang mag-aaral sa mga leksyon. Sa ngayon, ang Department of Education para sa public school ay nakataon sa paggamit ng blended type o pinaghalong learning modalities. Ibig sabihin, dalawa o higit pa sa mga nabanggit na paraan ang gagamitin. Malamang nito ay ang printed modular distance learning na paparisa ng asynchronous online distance learning ang magiging direksyon. Kung sa isang lokalidad ay makaka-access ng madali ang mga mag-aaral sa internet, maaari ding haluan ng synchronous online distance learning. Pinag-iisipan din ng DepEd na gumamit ng radio or TV-based instruction para sa mga naninirahan sa liblib na puok na karaniwang hindi na naaabot ng serbisyo ng internet providers.
Sa mga pribadong paaralan, sila ay maaaring mamili sa mga nabanggit na learning modalities kung ano sa tingin nila ang babagay sa kanila at sa kanilang mag-aaral. Ang kailangan lang nila ay makakuha ng pagsang-ayon sa DepEd bago nila ito maisagawa, pagkatapos nilang maipakita na sila ay may kakayahan na gamitin ang napiling learning modalities. Kayo, anong inyong masasabi sa mga nabanggit na learning modalities? Maari ninyong ilagay ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Salamat sa pagpapanood sa video hanggang sa dulo nito. Palike at share naman po upang mapanood din ng iba at maikalat ang kaalaman na ito sa iba upang sila rin ay maging bahagi ng Better Everyday Community. Hanggang sa susunod na video. Paalam!